Ayan, so magandang umaga po sa lahat. Welcome po sa aking channel. So ayan po, gagawa tayo ngayon ng pinangkal. Naglagay tayo dito ng sukal na brown, margarine, asin, yes, baking powder, tsaka bread improver. Ayan, yan po yung mga kailangan nating ingredients. Tapos talagyan natin ng 250 ml na mantika. Ayan. Lalagyan din natin ng tubig yan. Maglalagay tayo ng isa't kalahating cup na tubig. Ayan po. Ayan, so nilagyan ko rin po ito ng konting food coloring na egg yellow para mas maganda yung kulay. Binangkal. Ayan, haluin mo natin. Papanawin natin yung mga ingredients. So pag natuwa na po, lalagyan natin ng third class, 1 kilo or soft flour. So haluin po natin ulit. So, ayan po, pwede na siyang putulin. Lang natin ng 30 grams. Ibibinta natin ng 6 pesos. Thank you.
So, ayan po. Lalagyan lang natin ng linya para mas masarap, mas malinamnam. Dahil ito yung nagpapasarap yung linya. Kaya po sa mga nagpapalito, try to see the mga. Ang nagiging pang merienda o pang benta, pwede. So, ayan po, ito na po yung ginawa natin pinangkal. Yan, so isang kilo lang yun, pero napakarami po yan. Binigil pa natin yun ng halagang 6 pesos. Yan, napakarami na po. Napakalaki ng tubo dito. Ayan, so nagpainit na po tayo ng mantika. Pinalasa lang natin ng mga 10 minutes yung ating pinangkal. So, ayan, mainit na yung mantika, kaya kailangan natin salang. Ayan. So, kailangan po pala nito yung init ng ating mantika ay sakto lang para hindi siya masunog. Tsaka dapat yung pagkaluto po ay golden brown lang. So ayan po, malapit na siyang maluto. Konti na lang po ang pagkaluto nito ay golden brown lang. So malapit na po ito.